to four. Organization. Masaya ako sa ganitong trabaho. Nakatutulong ako sa mga tao, sa mga nangangailangan. Alam ba, nawala ng susi yung bahay, naiwan yung susi sa loob, kahit kotse, pupuntaan ako rito. Pagka nabuksan ko, nakakatulong ako sa mga tao. Magandang araw sa inyo. Corix Locksmith, matatagpuan dito sa may kanto ng Ilocos Street, tabi na itong simbahan ng Seventh Day Adventist. Pero bago ako naging locksmith, mahaba muna ang proseso. Ako'y bata pa noon. Wala pa akong asawa, binatang binata pa. Bigyan ko lang kayo ng konting view. Noong araw kasi, madalas nag-aaway yung magulang ko. Ako na may nakapag-stow away. Kaya lang magugutom ako. Ngayon, makita ko yung isang relative ko na may ganito ring pwesto sa Quezon City. Tinambayan ko yon, so natuto ko ron sa ilang buwan. Nakita ko, medyo kumikita naman. Ayun, so sinubukan kong magsarili. Una, gumawa ko ng susi. Kaya lang, medyo hindi naman ganun ka ano yung susi. Dahil ang tao pag nagutom, mangungutang yan para may makain. Kaya parang medyo naisa sa isang tabi yung mga ganito. Liban lang kung kailangan. And then, nung tumatakbo panahon, natuto ko sa paggawa ng susi. Naisip ko parang kulang. So, dinagdagan ko ng paggawa ng rubber stamp. Mga ganito. Kina-cut out yun. So, hanggang sa pagkakataong to, dumating yung mga panahon, siguro mga 1985. Yan, 2020 na. 56 na ako ngayon eh. Pero hindi naman continuous sa lahat ng mga pagkakataon ng taon dahil may iba rin akong mga trabaho. Pero hindi ko akalain na dito rin pala ako babalik sa pagiging locksmith at rubber stamp maker. Wala, first of all, dapat naman kasa sa pagtulong sa ating mamamayan. Pero kasi FPR yan, wala na yan. Nakakaingay lang natin boses. E si Bernardo po naman, sino ka man? Ano ka man? Ano man yun? Yun na yun. Actually, hindi naman tuloy-tuloy locksmith dahil ako, meron naman akong trabaho noon. Nasa stage play ako noon. And then nasa pagkanta-kanta, kaya medyo, sabi nga may boses tayo no konti. Medyo napapadrama tayo. Maraming mga istasyon ng radyo napuntahan ko na. Ayan, nakasama ko si Ray Langit sa mga dramas sa DWIC. Naging boss ko yan. Sa DCEC, DCEM, Eagle Broadcasting. At napunta naman ako lately ito sa DZRH. Kung napapakinggan ninyo at alam ninyo itong palad ko, napapakinggan mula alauna medya hanggang alas dos ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Pero dahil sa ngayon, lockdown, mga kaibigan. Mabuti na lang merong talent ay binigay ang Panginoon sa akin. Actually, gumagawa rin ako ng repair con. Pero dahil sa kapansanan ko, medyo mabigat sa aming buhat, mas magaang sa akin yung pagiging locksmith. So ito, araw-araw, medyo minsan swerte, minsan hindi dahil sa bangketa. Minsan may pagkakataong kumikita tayo ng okay, minsan hindi. Yan ang buhay bangketa. Pero dahil sa lockdown ngayon, yung aking pagdadrama sa radyo sa itong palad ko sa DZRH na napapakinggan nga, alauna medya hanggang alas dos ng hapon. Medyo lockdown kami ngayon. Siguro yung mga kasama ko na malapit dun sa istasyon namin, sila yung nakakapunta rin. Kailan province to, Cavite. So medyo malayo para sa akin yung transportasyon. Kaya napagswerte ko dahil meron akong konting knowledge na nagagamit. Hindi lamang dinuduplicate natin yung mga okay, pati yung mga hindi okay. Tulad nito, itong susi na ito. Ayan. Putol susi. Yan. Pwede natin i-duplicate yan. Minsan naman magtataka ka, bakit malaki hawakan? Sa hawakan lang yan. Pero tinitignan dyan yung pinakatangkay. Yan. Tangkay lang. Eh minsan nagiging mahal kapag ka malaki na hawakan. Parang malaki na tignan. Pero parehas lang yan. Bilang isang locksmith, panday susi.
Pero hindi tulad sa ibang bansa na talagang makuwarta yung mga locksmith doon. Eh dito, medyo hindi binigyan pansin yan. Actually, wala namang eskwelahan na itong locksmith. Wala. Pag matututo ka lang nito, yung mga salin-salin na kaalaman kung ang kamag-anak mo, naturuan ka. Pero school, wala. So, ito, ginagawa namin sa pagsisikap, sa pagtakbo ng mga panahon, nade-develop mo yan. Dati, hirap ako magkalkal kahit kandado lang. Pero ngayon, maraming klase na ng mga kandado ginagawa ko. Mga nawalan ng susi, ginagawan ko yan. Mga ganito, kahit anong klase ng mga susi. Kung titignan ninyo, mga maliliit lang to mga pinaggagawa ko rito. Walang kahadiyero ng mga malalaki, mga vault. Kasi, sa tulad namin bangketa, mga locksmith, walang tiwala yung iba. Yung iba lang naman. Oh, kung meron ka siyempre kahadiyero, dun mismo sa kumpanyang yun na pinagmulan o ginawa, dun kayo kukontak. Kung may problema kayo, nalimutan yung kombinasyon, nawala susi, hindi nyo na mabuksan. Pero sa mga tulad namin, bihirang-bihira. Liban lang, kung kakilala kami, o may tiwala sa amin, kaya lang, naaabuso. Nung iba, dahil konting natuto lang, ginamit sa masama. Nag-akyat bahay, nagbukas ng bahay, nagbukas ng kotse. So siguro, isa yun sa may isip ko na kaya siguro walang eskwelahan ng locksmith dito dahil maraming mga tao yung abusado. May mga logo. Dami pa neto, no? Kaya lang, nabasa na ng ulan, eh. Yan, mga gawa ko, mga kapre. Duwende. Mga rubber stamp. Malalaking logo ng mga drugstore. Hindi na 100% na sa amin pumupunta yung mga tao dahil sa technology ngayon, marami na mga gaganda. Ah, ito, manual lang, oh, ginagawa namin sa pamamagitan ng mga diskarte. Bakit pa bibili ng mamahaling gamit? Mag-create kami ng sarili namin, mga lagari na hindi basta-basta naman ang tibay. Asahin namin, ah, para maka-cut-out namin to sa loob lamang na maigling sandali na pwede maghintay yung mga tao. So yun ang advantage, medyo siguro gumagamit ng kuryente na yung mga gumagawa ng makabago ngayon, medyo may presyo nga lang. Unlike dito, 50 pesos mo, 75, meron ka ng rubber stamp. Eh sa kanila, mga 250, 300, mga something, gano'n. Meron tayong mga sobra-sobra yaman, siguro tignan nila, lalo pa nga sa mga kalagayan ng PWD, baka yung mga tinatapon nilang sobrang yaman nila, tignan nila, tulad ng buhay pa si Borja. Isang nasa matas na katungkulan din nung nasa Maynila pa ako. Alam mo, ginagawa niya, maikwento ko lang bahagi. Yung mga street children, yung mga may kapasidad, binibigyan niya ng isang set ng mga panlinis ng sapatos, kung ano yung pwede nilang ikabuhay yung mga vendor na yan. Meron naman mga microfinance. Alam mo, nangangarap ako na sana matanaw din ang ating gobyerno o pamamahala o kahit hindi ng gobyerno, kahit kung sinasabi ko na sobra-sobra yaman, na makatulong sila. Direkta na sa mga tao, alam mo, PWD. Huwag na idadaan sa mga LGU pa. Hindi na ako magsasalita, mga kaibigan. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Direktamente, di ba, dapat tulungan. At yan, di natin pagdadamo tulad sa mga nabanggit kanina na mga nagnanais na matuto nito. Bibigyan natin libre, walang bayad, ha? Basta't gagamitin lang sa tama. Yan ang kasunduan. Ang may papayo ko lang, mga kaibigan, sa simpleng buhay, kinakailangan, diskarte kailangan bilang isang Pinoy. Kilalang kilala mga Pinoy, di ba? Sa diskarte. Oh. Kaya halimbawa, tulad ko, isang dramatista sa radyo, DCRA, si Tom Palad ko. Napapakinggan nyo, Rico Villanueva. Pero dahil sa magugutom kami, ha? Diskarte lang. Tulad nito, simpleng bagay. Kinakailangan, may konting diskarte ka lang, kaibigan. Ha? Sa gusto matuto nito, narito lang ako dito sa GMA, Cavite. Narito ako sa tabi ng simbahan. Oh. Kung ano't ano man, mga kaibigan, mapadaan kayo rito at interesado kayo rito sa ating hamak na pinagkakakita ang munti. Mapagsasalu-saluhan natin ang konting kaalamang ito. Nakaka-inspire kasi dahilan na para may pagpatuloy namin to, isa sa marangal na paraan na hindi kami umaasa sa iba. Hindi tayo umaasa sa gobyerno na yung iba, inaasahan lagi yung ibibigay ng gobyerno. Hoy! Magtrabaho ka! Dumiskarte ka, kapwa ko Pinoy! Ah, di ba? Pilipino tayo. Kaya nga, hinahangaan tayo sa ibang bansa. Malaki man o maliit na bagay, kapag ka-discard ni Pinoy,
pwede ka mabuhay sa marangal na paraan.